Hello, my name is Dennis Principe. May 2000 nang ianigin ni Cebuano Malcolm Eagle Eye Tunyakaw ang mundo ng boxing after he demolished Manny Pacquiao's Thai Conqueror Medguen 3K Battery via 7th round TKO in Thailand. His reign as WBC World Flyweight Champion was short-lived after he lost the crown to another Thai, Pong Saklek Wong Jong Kam. But because of his fan-friendly style, maraming sumubaybay kay Tunyakaw kahit inabot pa ng 12 years ang kanyang sumunod na world title shot. Already retired from boxing since 2014, balik limelight ang ngayoy 42-year-old na si Tunyakaw. Una, matapos pagtatagain siya ng kanyang live-in partner at pangalawa, ang pagiging isang basurero sa Japan. Ang ating sports chat with former WBC World Flyweight Champion Malcolm Eagle Eye Tunyakaw straight from Kobe, Japan. So, kahit na sinasabi na itong si 3K Battery, pinatulog si Manny Pacquiao. Well, alam naman natin at that time, kahit pa paano, marami nang natatakot kay Manny Pacquiao. Oh, pwede. Sabi ko, natalo lang siguro si Senator Manny that time kasi dehydrate na siya. At saka, siguro, blessing din yun para sa akin kasi kung hindi yun nagano si Senator na hindi siya nag-dehydrate, baka okay na yun. Pero alam ko malakas din si Tricky Battery kaya doon ako nagkuha ng lakas na loob para talunin ko si Tricky Battery, maibawi ko man yung belt galing kay Senator. So, pre, pagkatapos nung huling laban mo, bumalik ka sa Pilipinas. Okay. Oo. Ayun nga, no? Nagbabakasyon ka, no? Hindi, after namin inspiring ni Naoya, pre, umuwi ako sa Pilipinas kasi mag-retire na ako. After namin inspiring ni Naoya, anyway. Ano bang balak mo nun? Dito ka mag-stay o Japan pa rin? Hindi, Japan pa din. Umuwi ako para magpaalam na sa mga mama ko, sa lahat ng ano, pero sabi ko. Kasi ayaw ng manager ko, ayaw niya talaga na mag-retire muna ako kasi maraming sponsor. Siyempre, ang gym, may pera, makapera ang gym. Sabi ko, pagod na ako, nag-decide ako dito, nagpaalam ako, hintil ako. After noon, pre, nung bakasyon ako dyan, 1 week lang sana, out 2 weeks, tapos balik ko dito, yun eh. May nangyari sa akin. Ayan na, nabanggit mo, may nangyari sa'yo, no? Actually, nabalita yan, no? Talaga nasa bingit ka ng kamatayan yun, no? Ano ba nangyari sa inyo noon? Sa pangunang imbestigasyon, depre, alam naman niya lahat ng plano ko. Alam niya na may girlfriend ako dito. Wala akong tinatago sa kanya kasi tagal din kami nag-live-in. 13 years ago kami nag-live-in. 13 o 14. May plano ko para din, hindi para sa akin, para din sa kanila. At saka alam na may sakit ako, kailangan ko ng mga medication dito. Andito ang ano eh, dito ang opportunity diyan sa atin. Sabi ko sa kanya, kung andito tayo sa Pilipinas, wala tayong ano, magutuman kayo kasi ayaw ko makita kang magutuman kayo. Ako ang ano niyan. Sabi niya, okay lang siya daw doon. Kaya lang, may tao dito na hapon, kaibigan niya, nagsulsol. Ganyan, marami ano, kaya yun. Hindi naman kami nag-away. Nag-usap lang kami ng ano, tapos nagsama pa kami. Nung pagka kinaumaga, mga 4 o'clock, 5 o'clock, tinaga ako dito sa likod ko una, sabi ko, ay ano yan, sakit, mamaya pa ako mamata, mga 8 o'clock pa. Kasi, nagsak ko dito una. Buti na lang, yung lance ko hindi natamaan. Mga 1 inch lang para matamaan. Tapos, sinampal ko siya, pang, naputol yung ano ko, daliri ko, isang daliri. Pagising ko, hindi na ako, hindi na ako magsalita, ganyan. Talagang, wala. Binantayan ko ng 3 nurse, at nurse kasi, unconscious na talaga ako. Umiiyak ng mga anak ko eh kasi sabi ng doktor, mag-pre na lang kayo. Parang wala na. So,
Alam mo sa akin, ang hirap eh, no? Dahil naging magkakaibigan tayo ni Grace. Ano yun, kikutuhan mo pa ba? Kasi alam ko, pagkatapos nun, dumiretso ko na lang ng Japan. Pero ano ba, nagkakaso ba? Oh, pre, kinuha. Nagkaso naman, pre. Nagkaso, tapos ang anak ko, si Sheralyn ang nag-attend. Tapos, siyempre, yung anak ko at saka si Grace noon, may ano ba, may pinagsamahan din sila. Kasi si Grace, nag-vantage sa kanila dati. Parang, ano yun ako sa anak ko, parang ayaw niya, ayaw din niya, narandaman ko din. Kaya yun, sabi ko, huwag ka na lang pupunta. Kami nilang mag-usap ni Grace. Kawad ko. Kasi kung hindi ko patatawarin, yung hindi naman may balik yung kung anong nawala eh. Tapos may mga anak pa siya. May mga anak din ako. May pinagsamahan din kami. Para sa akin lang, Diyos lang bahala. Diyos nga, napapatawad sa mga tao na maraming kasalanan. Mga ano, di ba? Ako pa kaya tao. Importante, masaya na ako ngayon. Masaya na, siguro masaya na si Grace doon. Kaya yun, may galit pero kung mali na yung ginawa niya tapos nagdagan ko pang mali, mali na ang lalabas lahat. Diba? Okay, so pre, ngayon naman, dito, yung buhay mo doon. Eh, last year, 2 years ago, pinag-usapan natin. Nagulat ko. No? Nagbabasura ka. Eh, nung tinanggap mo na yun, Malky, hindi mo ba naisip na, nako, baka sabihin ng mga tao sa Pilipinas lalo, Malcolm, world champion, nagbabasura na lang. Ganun. Hindi, pre. Siyempre, andun na ako. Lahat na, andun naman. Basura. Sabi ko sarili ko, kahit anong trabaho, kasi sanay naman ako, bata pa ko. Iwalay ng mga parents ko, nagmasura rin ako eh. Sabi ko, kahit anong trabaho, hindi ako mahiya. Hindi ako mahiya, sabi ko. Pag malaki ko pa, kahit ano magtawang, anong trabaho, basurero. Minsan, may magtawa. Tumatawa lang ako, tumatawa na rin ako. Siyempre, wala. Kasi di na alam kung ano ang... Kasi alam nila kasi dyan sa atin, ang basura dyan, basura dito, pareho ba? Baka naman ano, baka naman malaki kinikita mo dyan. Magkano bang sinesweldo mo dyan? Siguro pre, kung wala pang mga... Pero pre, malaki ang pre. Mga deduction sa sahod pre, insurance, mga tax. Pero kung wala, siguro abot ng 140, 130, 150 siguro minsan. 150,000. Lahat-lahat yung box. No. So, mga natitira sa'yo, mga 90, 100,000. Hindi, mga 100, mga 120, 110, ganyan. Monthly, pare. Baka meron akong pwede. Tapos, o. Di, pero, babe, mahal din yung bilihin dito eh. Bago pa ako, pre, yung makasamahan ko, pre, yung mga 30 years na, sahod nila, mga 250,000, mga 300. Mm-hmm. Tapos, bonus nila dalawang bisis sa isang taon, July at saka December. Mga grabe bonus nila, 500,000 pesos. Sa akin, 20,000 lang. Man, grabe ha. Pero masaya, maganda ron, masaya ka. Right after what happened masaya, pre, tapos, pre, kahit nung, di ba? Tapos hindi ano pre, hindi mahirap. Hindi pagod, wala. Parang sobrang gaan. Tapos mo lang basura. Tapos hindi katulad sa atin, ano, halo-halo. Marami akong makuha ng mga sapatos kasi nasa mayaman ako na ano pre, na-assign. Sa buong sa siguro sa dito sa Osaka pinakamayaman sa Kobe, sa lugar sa Kobe, sa Osaka, sa area namin. Makukuha ko ng sapatos, ano ko yan pre? Itago ko yan para may pupunta itong mga boxer. Ibigay ko, pili ka ng sapatos. Tapos si Ruel Durano, pre. Ruel Durano. Dito, marami kinuha na ano. Baso, mga bago pa. Kutsara, tinidor, lahat. Jacket. Well, pili ka dyan. Marami man. Dinala. Padala ko yun. Sa inyo na. Oh. Pero sa awa ng Diyos, marami namang sumusuporta sa akin dito. Mga kaibigan ko dito. Girlfriend ko. Girlfriend ko dito. Kahit paano, tinutulungan ako, pamilya ko, sinipartahan nila. Basta, sa ngayon, sawa ng Diyos, okay naman, pre, sawa ng Diyos. Buhay ko dito. Yung girlfriend mo, okay na yan, last na yan. last na
Sa delikado dito, pre, samurai na. Hindi, mabait naman yan, pre. Hindi niya, hindi talaga ko iniiwan niya. Hindi, hindi talaga. Kaya malaki ang utab na loob ko sa taon na to. O, kaya yun. Magpasalamat ako sa kanya. Kasi grabe ito. Ano, pre? Grabe yung sacrifice niya sa akin. Nung nangyari sa akin, kinuha niya talaga ako. Tapos, malaki ang nagastos niya. Pinapirahan pa ako dito. Tatlong bisis ako napirahan dito eh. Alright. Bago tayo magtapos, Malki, yung mga alam ko marami ka ng fans. Japan dyan, marami. Pero dito sa Pilipinas, at least dyan nakikita ka ng mga fans mo, no? Yung mga nakakapilala sa'yo. Pero dito sa Pilipinas, alam mensahe mo sa mga nakamiss sa'yo at mga sumuporta sa'yo sa kabuuan ng karir? Una na sa lahat, pre. Pero na sa'yo, malaking tulong mo sa aking advice dati at saka sa mga iba pang boxers, lalo na sa yung Ifugao, si Carl Martin, magaling din yun, bata. At saka, grabing loob, buong loob din. Susunod niya ni Manny Pacquiao, maging world champion din yun. Salamat din sa suporta niya, pre, kasi alam ko, ikaw nag-guide sa kanya. Tapos yun, kay Mr. Lirio, salamat kay Sir Lirio at sa mga fans ko dati, nung ako active pa. Ngayon, hiling naman ako ng suporta, hihiling naman ako sa inyo na yung mga Filipino boxers, supportahan nyo din. At saka, yun. Salamat ako sa inyo kung sa support nyo sa mga boxers, sa akin, sa lahat ng tao dyan sa Pilipinas. Na-miss ko na kayo. At maraming salamat at God bless po sa atin lahat. It's nice to note na ang ating former World Flyweight Champion talaga namang kilala at kahit papano nirespeto bilang isang dating world champion na si Malcolm Eagle Eye Tunyakaw ay okay na ang kanyang buhay dyan po sa Kobe, Japan. Again, my name is Dennis Principe. Until next time, ito po ang Sports Chat. Maraming salamat. Stay safe and good day.